Ito ang Metro Cebu. Maunlad, mabilis ang takbo ng buhay. Ayon sa kasaysayan, dito unang bininyagan ang mga Pilipino upang maging Kristiyano. Dito rin nagsimula ang pagiging kolonya ng Pilipinas sa ilalim ng Espanya. Pero sa pagitan ng malalim na kasaysayan at mabilis at modernong kaunlaran, ano-ano nga ba ang mga bagay na nagbibigay sa Cebu ng kanyang namumukod-tanging Cebuano flavor? Silipin. Here, also known as the oldest street in the Philippines. I feel so young. Also me. Yeah. Damhin. You know, sa Carbon, you meet any very friendly people. Hi. Hey. Can I lick? Yeah, it's true. See, friendly people. At tikman natin ang kasaysayan sa pamamagitan ng iba't ibang flavors of Cebu. Hindi naman siya masama kainin eh. Keto, sabi nila keto. Fat. Huwag lang rice. Isang masarap na pagsilip sa kasaysayan ang naghihintay sa inyo ngayong gabi, mga Biyahero. Sama kayo sa biyahe ko? Para sa mga first-timers sa Cebu, pinakamainam mamasyal ng maagang maaga o sa hapon kung kailan hindi pa tirik ang araw o hindi pa ganong maraming sasakyan. May ilang pang masarap na almusalan sa iba't ibang eskinita ng downtown Cebu. Hanapin lamang ang mga kalderang mausok. Siguradong meron pagkain na pato. Ito yung tabo sa banay. Pinakalumang food strip or food street dito sa Cebu. Ito, maliit na version ito ng mga ginabot. Parang nandito na lahat. May mga larang din dito paminsan, lansiao. Lansiao. Ganini, balbacua ni, panit. Ganini, nilagang baka. Luto na ni? Di pa masyado. Tapos meron kayong fried chicken, meron kayong... May charang bulaklak, may calamaris. Calamaris, oh. Tapos nung ito, pork. Dahil kadalasan ang mga maganda at mamahaling karne ng baka at baboy ang niluluto para sa iba't ibang putahe, naiiwan ang ilang mga parte tulad ng balat, buto-buto, laman loob at iba pa. Bilang masinop na mga Pilipino, niluto ito ng mga Cebuano at ginawang lansiao o balbacua. Isinahog sa nilagang baka at pinirito ang mga laman loob ng baboy para maging chicharong bulaklak. Sanay na tayo sa mainit at masabaw na almusal dahil kailangan ng init ang sikmura. Pero ang kakaiba dito ay ang chicharon bulaklak na kung tawagin nila ay ginabot. Ang almusal talaga? Medyo masanay yata ako dyan kapag sa gabi ko kinakain yan na may kasabay na malamig na inumin. Ito yung ginabot. Ang kung sa Tagalog, ang tawag dito chicharon bulaklak. Okay. Kasi it looks like petar flowers. Pinapakuluan, nilinis, pinapakuluan, tapos i-deep fry sa talagang mantika na kumukulo. Tapos magka-crunchy na yan. With vinegar, soy sauce, at saka ito. Kalamansi, sibuyas. Hindi ko alam kung 7 a.m. or 7 p.m. Kasi ito usually yung pulutan eh. Yung ginabot dito, talagang since time, may ginabot na sa Cebu. Okay. Pero hindi lahat ng tao kumakain pa ng ginabot. Hindi pa masyadong populated ang Cebu, hindi pa masyadong kumakain ng ginabot. Kung pupunta ka ng Carbon Market, makikita mo may mga nakabox doon na frozen, na bulak, chicharon bulaklak, as far away from Spain, Norway. Dahil tinatapon lang nila. Tinatapon nila sa kanila. They don't eat it because it's unhealthy. Right. But they find a place in which is it's a delicacy. So and dito na siya. Profitable for them. And profitable also for Filipinos. Yes, yes, yes. Pero parang it's hard to decipher because, you know, everything's, if it's deep fried, puro pareha. Everything tastes the same, no? Puro pareha. Everything fried tastes good. Yeah, totoo. Ang pagkain, nauubos. Nag-iwan na lang ng konting lasa sa ating alaala, pero meron din naman mga bagay na nagtatagal.
Dito sa Museo Sugbo, makikita ang ilang mga gamit na may ambag sa kasaysayan. Ang Museo Sugbo po ay ang Cebu Provincial Museum, isang museum na pinatatakbo ng Cebu Provincial Government. Dati po siyang kulungan na itinayo noong 1871 at ang tawag nito dati ay Carcel del Distrito de Visayas kasi naging kulungan siya para sa buong Visayas region. Meron kaming 12 galleries sa loob ng museum featuring po yung history ng Cebu from the pre-colonial period, the Spanish occupation, the American occupation up to the World War II. Historical documents, artifacts, at mga lumang gamit ang makikita rito. Pero ang ikinagulat namin ay ang kanilang koleksyon ng limpak-limpak na salapi. Ang Museo Sugbo po ay ang may pinakamalaking koleksyon ng emergency notes. Yung emergency notes po ay yung pera na that was produced ng Commonwealth Government during the Japanese occupation. Ito po yung counterpart ng Japanese currency, yung tinatawag na kura. So, while the Japanese, meron silang tinatawag na kura, yung under naman the American guerrilla, may tinatawag din tayong emergency notes. Biruin mo ha, ang napakaraming salaping papel ito ay hindi pa lahat na nasa kanilang koleksyon na kung susumahin ay aabot ng 100,000 pesos noong mga panahong yun. Accounting for inflation, nagkakalaga ito ngayon na humigit kumulang 2.5 million pesos. Hindi lamang mga Kastila ang nagkaroon ng settlement sa Cebu, gaya ng maraming lugar sa Pilipinas. Siyempre, meron din mga Chino na namuhay at nanirahan na sa Cebu. Nag-iwan din sila ng sarili nilang tatak sa panlasang Cebuano. Hanggang ngayon ay matitikman ang original Chinese specialties sa downtown Cebu. Tulad na lang dito sa Eng Lai Hiong na sinasabing isa sa surviving traditional old Chinese restaurants sa syudad. Kung busog ka naman at medyo merienda lamang ang hanap mo, dito naman sa La Fortuna, isa sa pinakamatandang bakery, matitikman ang classic treats tulad ng hopya, tikoy at iba pa. It has been that kind of formula long time. Yes, this is the oldest hopya. When we came to Cebu, they did a lot of products. And it seems this one, people like this best. So we continue this one. And from time to time, we try new products, introduce new products so people can have choices. Ang Calle Colon, ang sinasabing sentro ng komersyo noong araw at pinakamatandang kalsada ng Cebu, ito naman ang masasabing pinakamatandang palengke sa syudad, ang Carbon Market. So mga bay, nandito tayo ngayon sa Carbon. It's the oldest and the biggest market dito sa Cebu. Now, isipin nyo na lang, parang divisoria, di ba? Nagsama-sama na lahat. Dry market, wet market, supermarket, lahat na lang naisip mong pwedeng bilhin nandito. And I think it's 24 hours, pero syempre hindi naman lahat ng stores open. Tutulog din naman sila. It's like when you want to buy fresh fish, come here very early. Gusto mo ng gulay, meron yata rin doon. But anyway, ito yung sentro. Kaya ito yung baksakan ng lahat. So if you need anything here in Cebu, Carbon is the place to be. Pinangalanan itong Carbon Market dahil malapit dito noon ang imbakan ng coal o uling na ginagamit sa mga tren noon. You know, sa Carbon, you meet any very friendly people. Hi! Hey! Can I lick? Yeah, it's true! See? Friendly people. Sa Carbon Market, makakabili ng mga sariwang produkto tulad ng mga prutas gaya ng saging na saba na ginagawa ng mga banana cue. Mga from capital area, iba-ibang within the city, dito dito bumibili. Parang kakaiba nga yung ano nila, no? Parang glazed donut, ay sugar-coated donut, no? Ito. Isang klase lang yan, may lulutuin pa siya. Okay. Mainit pa. Mainit pa. Ayan.
Nag-isa nilang nilalagay, kinukot ng kanina, tapos doon dinideep fry, tapos doon nilalagay nila ng sukal. Balita, sino na nalang? Pero para sa mga first-timers sa Cebu, hindi ba nanakyu ang pampasulubong nyo? Ito ay ang nag-iisang otap. Light and crunchy, sweet and tasty otap. O ha? Ang classic otap na nakasanay ng karamihan, merong upgrade. Ito ang tinatawag nilang hojaldres. Kung first time mo sa Cebu, it's either otap ang pampasulubong mo o kaya danggit. Yun ang mga classic. Pero meron pang ibang pampasulubong items na pwedeng iuwi mula sa Cebu. Malapit sa simbahan ng Santo Niño de Cebu, may ilang mga street stall na natitinda ng iba't ibang kung ano-ano. Bagsakan to ng mga chicharon. Chicharon, paiba-iba. Bibingka. Mandawi, ma'am, no? Mandawi. Okay. So parang ano na rin, kapag pupunta dito... Chicharon sa karka. So, kumbaga okay pumunta dito yung mga turista dahil parang one-stop shop. One-stop shop. No. One town, one product, or yung mga delicacies from each town. Karamihan ang bumibili galing ng Santo Niño, nagsisimba. Right. Tikman ang sutukil, short for sugba o inihaw. Tuwa o sinabawan, at kilaw o niluto sa suka. Yung sutukil, sugba, tula, tsaka kilaw. Oh, pero pag umorder kayo, kakain dito, pipili muna dito sa vendors, tapos ipapaluto namin ng 15 to 20 minutes lang. Ito, parrot piece, pang sutukil siya, bisila siya dito. Pwede siya isigang or tinula. Saka itong gilid, gawing inihaw. Saka yung sa kabila, gawing kinilaw. Sa isang isda, tatlong luto na siya. Talaki ito, masarap to pang ihaw or fried. Ito, tangigi, masarap din to pang sutukil, sizzling. Ginila, tsaka tinula or sigang. Maya-maya, pwede rin itong pang sweet and sour, timid soy sauce, or sigang. Mga biyero, alam mo, minsan lang naman ako nag-i-introduce ng mga tao habang kumakain ako. Usually, kinakausap ko lang kayo or kinakausap ko siya. Seldom na kinakausap ko yung kinakausap ko at the same time, kinakausap ko kayo. Ngayon, gusto ko lang sabihin na si Kuya Wenchi, parating naming magiting na driver kapag pumunta kami sa Cebu. So anywhere we go sa Cebu, kahit na Cebu City, Mandawi, or kahit saan man sa Cebu, si Kuya Wenchi kasama namin ilang years na. That's why si Kuya Wenchi ang very credible point person pagdating sa mga pagkain. Yes. Tama, Kuya Wenchi. Kuya Wenchi, mayroon kang magandang pinoint out kanina kasi fini-feature natin ngayon sa sutukil ay yung parrot fish. Ito naman ay... And then is... Lapu-lapu. Dati lapu-lapu, pero okay. Ang gusto ng mayor ng Mactan, huwag ng lapu-lapu. Pugapu ang bisaya dito. Dahil nga lapu-lapu, usually. Lapu-lapu, you know, yeah, lapu-lapu is the hero of Mactan. Right. The parrot fish is usually used for grilling because yan ang palaging ginagamit sa inuman. Madali lang lutuin. Mm-hmm. And then not much expensive than the... Lapu-lapu. The pugapu. Pugapu pala. Yeah. Tara, kain na tayo. Okay, Wench. Ang Mana Restaurant, ito talaga ang pinakamatanda dito sa lahat ng... Na restaurant? Oo, naalala ko before eh. First time ko palang mag-feature sa Cebu, dito na kagad ako pinunta dahil alam ko. Ano sila eh. Masarap yan sa ano, usually sumsuman. Suman? Sumsuman. Ano mong sumsuman? Sumsuman is yung nag-inom, yan ang sa Bisaya at sumsuman. Pulutan. Yeah. Sarap.
Marami na rin ang kainan sa Cebu na naghahain ng sutukil, tulad ng restaurant ato. Ang specialty nila, inihaw. Paborito raw na binabalik-balikan sa kanila ay ang chorizo de Cebu at ang classic nilang barbecue at iba pa. Yung specialty talaga namin, barbecue, chorizo, like our boneless bangos. Kaya bumabalik dito yung mga tao kasi masarap na, tapos yung price reasonable at saka very good ambience. Pero ang pumukaw sa aming atensyon na ito, ang mini roast chicken skewers. Hindi joke lang, ito ay inihaw na pugo. Kasi seasonal yung quail. Pag maraming quails, we can do it fried and ihaw. Masarap pareho. Ang simple at tradisyonal na sutukil, hindi komplikado at madaling ma-enjoy. Kung hindi mo naman hilig ang sutukil, subuan mo ang pagkain sa century-old house na to. Tikman na kanilang specialties, ang Filipino and European dishes, with a twist! We transform it from a colonial house to a restaurant. We don't have the exact year when the house was built. It's around 1900, so that's why we name it circa 1900, more or less 1900. This year we highlighted tablea. It's a Filipino product, chocolate from the cacao. Chocolate on pasta, chocolate on salads, chocolate on fish and meat. Chocolate, chocolate, chocolate. Sa labas naman ng bahay, maaring magpahinga sa lilim ng mga naglalakihang puno habang ninanamnam ang banayad na simoy ng hangin. We have a garden na pinreserve namin yung mga trees from the house, from the old house talaga. So we have different, yung mga trees na hindi na natin masyado nakikita ngayon in present time. So we have this garden here that pwede din na gawin as a venue for different occasions, especially weddings or birthdays or even small gatherings lang. For a more sophisticated food fare, try the selection at our hotel for the night. Delectable dishes for a mouth-watering meal await you. Matapos ang buong araw ng pamamasyal at pagkain, oras na para magpahinga. Mainam na ang aming napiling hotel ay hindi masyadong malayo sa sentro ng Cebu City. Very accessible sa lahat, pero hindi naman naiipit sa traffic ng syudad. Hi viewers, it's Friday night. I'll show you to my room. This is the Mezzo Hotel Suite, I think. Or nagpapanggap lang ako. Got your bathroom over there. Sofa, your king-size bed, very fancy chair. Flat-screen TV, nasa 8th floor tayo, so kahit paano medyo, we have a nice view of Cebu! Yeah, nice cityscape. Meron dito ang mga tao! Ay, wala na. Kasi alis yung mga producers. But restroom, para makita nyo lang. Yep, one of those modern hotels. Clean. Ha? Nice. Maliwalas. Malamang malakas ang tubig. Good evening, gents. See ya. Matatagpuan ang probinsya ng Cebu na halos na sa gitna ng mapa ng Pilipinas. Napalilibutan ito ng iba pang mga malalaking isla. Marahil dahil dito, naging magandang daungan ng mga malalaking barko ang isla dahil sa pagkakaroon nito ng mistulang natural protective barrier sa palibot. Bago pa man dumating ang mga mananakop na Kastila, ang mga isla ng Pilipinas ay may masigla ng pakikipagkalakalan sa iba't ibang kultura.
Sa pakikipagkalakalan nito, hindi lamang mga kasangkapan o produkto ang binabarter, pati siyempre mga kagawian at pagkain, tulad na lamang ng simpleng puso. Further examination will tell you na yung mga tinatawag natin na talagang ating pagkain, may halo ng banyaga. Okay. Pero dahil sa tagal na, we have claimed it as our own. Right. So authentic na Cebuano. Yung puso, may... Hindi galing sa atin talaga. Hindi talaga galing. Yung Malaysian at mga Thailand na nag-trade na sa atin, pre-colonial period, sila yung nagdala ng how to make the puso here in Cebu. Kasi yung Cebu yung unang port na pinunta nila. Nag-iisang nakasanayan ang paraan ng paghahanda o presentasyon ng sinaing na kanin ng puso, lalo na sa Cebu at sa iba pang karatig isla nito. May libro ako na nabasa na they are telling this na eight design yung puso. Actually, ang title ng book, if may time pa kayo mag-research, Hikay. It's authored by a Cebuano. Walong design yung puso. Yung ginagawa lang dito, dalawa. Kasi pang-commercial, pang-mabilisan. Yung iba, complicated kasi yung pag-wave. Art form na. Or maybe it got lost as time goes by. Sa ngayon, komunidad na ang naghahanda ng mga puso sa Cebu. Sa kanila na rin galing ang supply ng puso sa iba't ibang kainan o restaurant sa buong syudad. So, isang piraso, 5 pesos. 5 pesos. Ito na yung pinakamalaki nila. Tapos meron din silang 2 pesos. Tapos binibenta na ito sa yung 10 pesos na. May tubo na. Yung kung kakain ka na doon, 10 pesos na. Yan ang design. Tapos lang sa'yo po ilalagay yung ano. So, dito. Tulad ko, nasanayan ko na ito maglagay ng rice dito. Isang ganyan ko lang. Pero pag bago pa lang ninyo, ginaganyan ko nyo. Okay. Lain ang bisay. Buha ko ah. Isang ganyan. Oo. Okay niyan? Konti pa. Konti pa. Dadami ko nalagay, grabe. Logi na. Wala. Kulang pa, kasi wala ka naman. Uy, ang bata, ma. Yun. Lamin na. Tama namin. Dapat mo kalahate. Kalahate dito. Kalahate. Kaya pag ano na siya, maluto na siya. Compact. Oo. Sakto talaga siya. Nabilis na po ba siyang lutuin? Bukal na kami dyan. Simula na. I think 9. Mabukal siya kuan mga 11. At pagtapos na nabukal, luto na siya namin. Then until 40 minutes or 50 minutes, okay na siya. Tapos nang sinasabi nila yung puso daw, mas mahaba yung shelf life. Mas tumatagal. Oo. Bakit po ba? Dahil po nakabalot kasi. Nakabalot? Oo niya. Tapos ganang tama ang pagluto niya. Nagluto kami nito. Ayun. Mapapanis pa siya bukas ng umaga, ganyan. Isang praktikal na pagbalot at pagluto ng kanin ang puso. Maganda pa itong palumuti sa pagkainan. Sinasabing bago pa dumating ang mga Kastila, ay mahilig na ang mga Pilipino mula sa iba't ibang isla sa lechon. Pero rito sa Cebu, talagang sumikat ang lechon. At kapag sinabing Cebu lechon, katumbas nito ay ang malutong na balat at malinamnam na laman. Sa amin po, sa probinsya po namin, usually po ang lechon namin is may mga basic na ingredients lang po tulad ng spring onion, bawang, mga ganun lang po, saka tanglad or lemongrass. Another way of cooking na lechon na po siya kasi wala siyang MSG, tapos yung balat niya walang toyo. Ang ginagawa po namin, binubudburan po namin siya ng tubig ng buko bago po siya isasalang para mag-crispy po siya. Tapos nilagyan po namin ng asin tsaka parang piniprek po namin siya yung balat po para lumabas yung parang crispy na parang chicharon na balat pagka luto ng lechon po. Undeniably, ang paborito kong karne ay hindi beef, hindi manok, kundi baboy. Kapag
Nakita ko sa itinerary namin na meron kaming feature lechon. Ako talaga, excited na ako. Siguro isang linggo ang kakain ng salad. That's a lie, of course. Mga 2 days lang. Okay, fine. 1 day. Okay, fine. 1 meal. In front of us ay different types of lechon dishes na ino-offer nila. You've got, of course, you've got your gising-gising kasama na dyan yung pork. Meron kayong, I'm guessing this is lechon fried rice. Ito yung kanilang classic lechon. You've got lechon sisig, lechon pansit. 3 styles of lechon. Meron ka ditong boneless lechon. Meron ka ditong parang ano, twice cooked adobo type. Pero lechon, meron ka dito yung classic din. Other dishes that will definitely complement to the taste, texture of lechon. So, ano nga ba ang unahin natin? Of course, yung balak. Hindi naman siya masama kainin eh. Keto, sabi nila keto, fat, meat, wag lang rice. But anyway, alright, sisig lechon. Oh, there, boneless. Sa mga pork lovers there, hindi ko na kailangan i-bensa niyo kung gano'ng kasarap ang lechon. Pero sa mga vegetarian, pescatarian, mga vegan, the reason why I love pork so much is because iba yung lasa niya eh. Lalo na kapag kukunin mo yung ribs dahil nandun lahat ng herbs and spices dun sila nag-base in. And then you just eat it with the skin, which is so crunchy and so oily. Kahit kapag nagluluto kami ng lechon kawali ng Friday, hindi namin naubos. Ilalagay ko lang sa oven ng Sunday, kala mo bagong luto pa. Dahil sobra siyang moist pa rin dahil sa kanyang taba. Tingnan natin to. Dahil ting parang shredded, tapos nun frinay ulit. They're geniuses actually. If you fly out from Cebu at wala, hindi nyo nasama sa itinerary ang Zubuchon, they have refrigerated packs already cut up na lechon for takeaway. You can actually get, you know, yung mga styrofoam bags or packs, and you can, you know, it can travel with you para perfect pasilubong sa mga kaibigan mong vegans. Kain na! Sa Cebu, unang dumao ang mga mananakop na Kastila. Nadatnan ng araw ng mga mananakop ng Kastila ang pagkaing puso at lechon pagdating nila ng Cebu. Ang mahaba at napakahalagang kasaysayan na ito ng Cebu at ng buong Pilipinas ay makikita sa isang malaking monumento, ang Cebu Heritage Monument. Disenyo ito ng artist na si Eduardo Castrillo at natapos noong taong 2000. Gawa ito sa iba't ibang medium tulad ng semento, bronze, brass at bakal. Sa paglalakad palibot ng monumento, parang pinaparamdam nito sa iyo na napakaliit mo kumpara sa kasaysayan. At hinahamon ka nito para maging parte ng isang magandang kinabukasan. This is now Parian, that district over there. Very old ito when the galleon trade was still flourishing in Cebu, right. In the late 1500s, the Chinese came over for the business and they settled in Parian. And that is why most of the wealthy families, Chinese families, built their homes here. And we call them the Sangliyas, the mestizo Chinese, right. Filipino, right. Yes. Patatagpuan ang monumento sa Parian District.
kung saan nagsisimula ang sinasabing pinakalumang kalye na may pangalan sa Pilipinas, ang Kalye Colon. Here, also known as the oldest street in the Philippines, etc. Oh, this is the oldest street in the Philippines. Yeah. Was built by the Spaniards in 1565. I feel so young. Oh, I'm happy about that because also me. Yeah. Also me. Young. Yeah. Ipinangalan ito ni Miguel Lopez de Legazpi sa Italianong manlalayag na si Christopher Columbus. Ito raw ang naging sentro ng komersyo noong araw. Pero pagdaan ng panahon, ay unti-unting lumipat ang pag-unlad mula rito papunta sa loob ng syudad o sa downtown Cebu. And we are taking this route straight. It's not very near, but it's walkable. Right. Huh? Are you game? It's good walk. Okay. Good walk. Halos magkakalapit lamang ang iba pang mga historical sites sa Cebu City at pwede mo itong lakarin kung medyo enjoy ka sa paglalakad. So in the morning of October 15, 2013, that tower fell down, but luckily nobody was down here because the mass had just finished. Wow, okay. And people had just left. I mean, you know, that was miraculous because that thing that on top, that lantern, it looked small, but when it fell, it was so huge, we realized it was 7 tons in weight. Wow. And okay. It could have killed, you know, lots of people. So, Drew, we're just crossing the very historic Plaza Independencia. It was called Plaza de Armas before. Narito rin ang sinasabing isa sa pinakamaliit at pinakamatatandang muog o fort sa Pilipinas. It was built in 1565 by Miguel Lopez de Legazpi when he arrived and settled here in this area. And it became the first Spanish settlement in the whole archipelago. It was built in 1565, but it was made of logs. Eventually, in the 1700s, maybe 1730s, they built the fort out of coral stone. Ang Fort San Pedro ay isang military structure na nagpoprotekta sa sulok na ito ng isla ng Cebu laban sa mga pirata o iba pang mananakop. Welcome to Fort San Pedro, the headquarters of the Spanish colonial government from 1565 to 1898. Fort San Pedro is the smallest and oldest fortress in the Philippines. Magandang maglakad lahat sa paligid at mag-picture-picture! Isa itong bunting time machine kung saan makikita at mahahawakan mo ang kasaysayan. So I think running time namin sa aming Cebu City tour ay 2 hours now. A few things that you might want to consider, no? It would be best siguro to tour, to start the tour kapag maaga para hindi masyadong tirik yung araw. Kami kasi galing kami sa Manila eh. At dumating kami ng mga 8:30 na. So anyway, we started like 2 hours ago, which is 9:30. Medyo tirik na yung araw and everything. If you're adventurous, if you're the walkable type of tourist and you are curious about the history of Cebu, sure, why not? Lalo na kapag kasama niyo po ang isang magaling na tour guide slash architect who loves her job. Kita-kita naman yan eh. She's very energetic. But yeah, I think for these tours, you can do it a few hours, you can do it half a day, yeah, you can do it the whole day. It's really up to you. Alam mo, pupunta ako sa Cebu, kumakain ako ng lechon, kumakain ako ng danggit, alam ko yung gitara, pero parang interesado ngayon akong makita at malaman kung anong pinanggalingan ng Cebu. So, this might be the tour for you.
ang moog o fort ay itinuyo para depensahan ang baybayin laban sa mga kaaway. Pwede rin dumaong sa mga pantalan. Ito ang Pasil Fishport. Isa sa pinakabuhay na bagsakan ng isda sa Cebu. Kung sa loob ng mga naglalakihang fort, simbahan at magagarang bahay ng mayayaman noon sa Cebu ang makikita, sa mga palengking katulad nito matatagpuan kadalasan ang mga ordinaryong mamamayan. Maaga sila nagsisimula dito, no? Maaga, alas 12. Alas 12? Walang tulugan dito. Ito yung fish port start. Madaling araw pa lamang ay barko-barko at naglalaki ang isda ang dumarating dito. Sa wholesale market na ito, nagkakaroon ng subastahan o bidding ng mga isda na per container ang presyuhan. Nakabanyera yan kasi may bumibili niyan yung parang naka-auction na ba? Oh, price, okay. Magkano. Yung talagang authentic na tangigi. Because of the taste? Because of the texture. So yung parang zebra or tiger side. Pattern niya, mas pronounced. At saka hindi siya malapad kagaya nito. Kapag nabili na rito, ay dinadala naman sa retail o tingian na pwesto kung saan makabibili na ang mga tao ng por kilo. Normally, what time of the day do you buy? Alas stress ng madaling araw. Alas stress din talaga. Yung sign na fresh pa yung shrimps is that slippery siya. Tapos pag balat mo, talagang dumidikit yung balat. Mahirap balatan. Yeah. Kasi pag medyo naka-usli na yun, hindi na yun fresh. Oh. At saka pag makita mo yung wax na talagang visible na, yeah. Tapos medyo bali na yung leeg, that's no longer fresh. Pero dito talagang ubos yung shrimps niya. At saka hindi to, iba yung klase ng shrimps niya kasi pag niluluto mo, hindi nagre-reduce. Talagang firm. Okay. Dahil sa madaling araw pa lamang ay nagsisimula ng trabaho ang mga taga dito, kinakailangan nila ng pampainit na kanilang sikmura. Ang main ingredient na kanilang mainit na sabaw, ang mura at marami sa paligid. Siyempre isda, ito ang larang. Yung larang, sir, yan ang number one dito sa Cebu. Usually po ba, kinakain ng larang sa umaga, sa hapon, marami, sa gabi? Yan talagang ginakain ng mga tao, dinadayo kami dito, sir. Normally, kinakain ng medyo yung madaling araw kasi malamig. Kasi medyo maangat, mainit at saka medyo maanghang. Ano yung mga parts ng isda na niluluto niyo? Yung barracuda, sir. Yung rumpi. Barracuda. Okay. Sorry. Tapos yung butter piece, tagutungan. Yun lang ang niluluto. Malalaki. Sarap sa tiyan. Tamang asim, tamang alat. Yun, o. Manok, di ba ang puso na sa tabuan, no? Ano po ito? Parang mga pisngi-pisngi, ganyan, no? Ay, o. Yan nga yung masasarap, eh. Ang mainam raw kasabay ng mainit na sabaw ng larang, mainit at umuusok-usok pang bigas na mais o corn grits. Nakikita mo yung mantika, iyan yung isda, yung fish na isda. Kasi slow cooking siya, constant lumalabas yun. Nawawala yung lansa. At saka oil din yan ng tomato. You know, it's like freshly cooked eh. It's a very heartwarming ba. Yung, parang it's the right combination of yung anghang niya, hindi naman sobrang anghang. Yung sakto lang, tapos to yung alat niya, sakto lang, yung asim niya definitely sakto lang, so parang at sa kaya nga it's perfect nga pag early morning eh, 'di ba? Perfect for early morning. Panalo. Simpleng pagkain, mainit at mura. Tamang-tama para sa mga simpleng tao na nagtatrabaho sa Pasil Fishport o kahit namamalengke o napadaan lang. Ang mahaba at makulay na kasaysayan ng Cebu, masasalamin sa natatangin itong mga pagkain. Matitikman ang bakas ng kasaysayan sa mga putahing naging bahagi na ng ating buong Cebu experience. Talaga namang hindi makukumpleto ang isang biyahe kung hindi malalasahan ang mga lokal na lutuin.
Mahilig sila sa mga pagkain na may simpleng sangkap pero hindi tinitipid sa sarap. Dito mo raw makikilala ng gusto ang pagkatao ng mga Cebuano. Iba-ibang lasa, samot-saring storya. Pero kapag nagtagpo na lahat sa dulo ng ating dila, tiyak isang karanasang tatatak sa inyong alaala, pati sa sikmura.